Hello there, mga kasama, mga kakusina. Today, gagawa tayo ng isang klase ng lumpiang Shanghai. Ang gagamitin natin, of course, ay fish. Anong klaseng fish po ba ang gagamitin natin? Ang gagamitin po natin ay galunggong. Yes, tama po ang narinig nyo. Galunggong po ang ating gagamitin. Tanong ko lang po, ano sa English ang galunggong? Well, ang galunggong po ay tinatawag na blue mackerel scud in English. Widely popular and eaten dito sa Pilipinas. It is so popular that many Filipinos choke of it, that ito raw ang ating national fish. Pero hindi po, ha? That is just a joke. Alam po natin na ang ating national fish pa rin ay ang bangus. So, as you can see po, inayos ko po yung 6 na piraso ng galunggong dito sa aking metal basin. So, ang una po natin gagawin, I'm going to my oven at ating i-preheat to 250 centigrade. At ang gagamitin natin ay ang upper and lower convection. At ito ay ating ilalagay sa ating timer at 20 minutes. So, hintayin lang po natin na uminit at ma-reach yung 250 degrees. At pagkatapos, ilalagay na natin yung pre-arrange nating mga galunggong. So, kung wala naman po tayong oven, pwede po tayong gumamit ng bread toaster. Or kung wala pa rin tayong bread toaster, pwede na rin po tayong gumamit ng kawali at iprito ang ating galunggong. So, ilagay na po natin yung ating galunggong inside. Isara natin and wait for the galunggong to be cooked. Ang lumpiang Shanghai na galunggong ay isang version ng lumpiang Shanghai, which of course we use in this case galunggong, or pwede rin pong other kind of fish like bangus. Pwede po yan. Siyempre, nagmukha siyang kakaiba sa usual na alam natin na Shanghai na gawa sa giniling na baboy. Dito, ang kaibahan lang ay fish flake ang gagamitin natin. Pero yung other ingredients, parehas lang. Alisin na natin yung ating galunggong sa ating oven. At ito ay ating palamigin muna bago gawin or bago natin i-plate. So, yung gagawin nating lumpiang Shanghai made of galunggong is very simple only. At ito yung mga additional ingredients which are very very konti lang. So, kailangan lang natin ng isang sibuyas na aking ginayat, carrot na aking ginayat din, and of course, ng celery. Ginayat ko rin yan. Puro handmade or ginawa ko lahat sa isang kamay. Hindi ko na ginamitan ng mga special equipment. So, kailangan din natin ng isang kalahating teaspoon ng pepper, kalahating teaspoon din ng salt. And of course, importante rin yung kabibili ko lang kanina umaga, yung lumpia wrapper. Okay, hintayin lang po natin. Hindi po kasama to, ha?
Hintayin lang po natin na lumamig yung ating mga galunggong. Then, alisin na po natin ng tinik at ipiplake na natin yung laman. So guys, scrape na natin yung meat. Medyo tolerable na yung init. Skip na natin yung meat doon sa ating galunggong. So, gawin na natin ito. Actually, medyo mainit pa. Gawin lang natin ito hanggang sa matapos yung 6 na piraso ng galunggong. Nakikita nyo, umusok pa na. So, mainit pa siya. Yan. And then, ito na po yung aking na-plate na galunggong. Now, we are ready. Let's go to our pan. And let's start cooking our galunggong or Gigi Lumpiang Shanghai. Okay, let's start heating that pan and put our oil. Okay, there it goes. Antay lang natin mag-init at ilagay natin yung ating sibuyas. There goes our sibuyas. Without you seeing na nilagay ko na pala, so halo-halo lang natin. Because one of my hand is being used by our camera. Okay, let's do this. Kahit na ano pa yung kailangan natin gawin, let's do this. Let's try to make our dish today very delicious. The smell of sibuyas is so good. So, pwede na natin lagay yung ating celery. Halo-halo ulit, mga kaibigan. Yan, halo-halo yan. Let's do this for 2 to 3 minutes. And after our allotted time, we can now put in our carrot cinder. Okay, guys, let's do this. Halo-halo ulit. Yan, hanggang ang ating carrot ay magluto. And the last, our flakes, Gigi flakes in. Tip lang po, while mixing and mixing our dish for today, make sure na wala na natitirang tinik doon sa ating Gigi. Yan, haro lang natin. And this is ready already. And Chai Chai is very noisy. But not the least, we will now add our salt and pepper. And again, si Mama Luhalo, halo-halo ulit sa chai. So guys, tapos na, luto na yung ating filling para sa ating Shanghai. Let's put it in a lalagyan and start rolling our lumpiang Shanghai sa kanyang lumpia wrapper. Yun na po. Yummy. So ito guys, yung ating lumpia wrapper. Binili ko kanina umaga at ito ay malaki. Hindi katulad ng maliit kasi mas gusto ko ginagamit yung malaki. Kasi madaling i-fold. Walang tayo ng katamtaman dami ng ating peeling at ating i-roll. Yung iba po, gumagamit sila ng itlog para idikit yung ating wrapper. But me, water na lang. Pwede din naman eh. So, pwede din naman yung water na gamitin. Okay? So, ayan. Lagyan lang natin ng konti. Then, roll natin. Roll. So, this is just a very, very simple dish na naman para sa inyong lahat. While watching and after watching this video, please, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do so. Subscribe, like, and share. And this is another edition of Cucina ni Sir. Just for you. Just for everybody who loves to cook, who loves to eat, and enjoy. Cooking for your family. And so after this po, we can go to our pan with oil, then prito-prito na lang.
Then eating time. Okay? Okay guys. One more. Before I do some frying. Yeah, one more. Eto, one more sample is this big. Okay, another dish I feeling. Meron pa rin ano. Sarap. So malaki to. Yes, guys, this is so lovely and delicious. Alam niyo po, sabi nila, katulad ng sinabi ko sa aking unang portion ng video ito, yung galunggong is the national fish of the Philippines. Sana nga, ano? Dati, ito yung tinawag din nila na poor man's fish. Pero ngayon, mahal na rin siya. Hindi na siya poor man's piece. Ang mahal-mahal na rin ng galunggong. Kari. Ano pa ba ang mabibili natin na hindi mahal? Lahat ng bilihin ay mahal. Pandemic na nga, ang mahal pa. Ang dami pang problema ng ating bansa sa kasalukuyan. Ang dami kong napapanood. Ang dami kong nababasa. Mga anomalya, ang dami. Ano ko? Kawawa na nga yung mga tao. Tumaas na nga lahat ng bililin. Na grabyado pa yung mga common tao, yung mga regular na tao. Naku, Diyos ko naman. Magtulong-tulong naman tayo. Diyos ko, day. Oh, this will be the last one. Kaya na nilang kainin to. So, mamaya ako na gagawin tong iba. Kasi we are going to our old house in Santa Rita to visit my father and my brother and sister. And of course, siyempre, be sure that your hands are very clean, okay? And lastly, that is, dahil patapos na po ito, lastly, don't forget, keep on praying to God. God is the only answer in our lives. Yan. Keep safe and follow protocols from the government. We still need it. Face mask, face shield, washing your hands, and alcohol. Okay, guys. Thank you very much for watching. Prito na lang natin ito. Pakita ko na lang yung prito mamaya. Keep cool and God bless everyone. So, ayan. Hit po tayo ulit ng oil dito sa ating very, very cute na pan. Oh guys, ayun na naman si chicken. Tanghali na. Kumakokok pa. Ayan, bakit po parang may pumuputok-putok sa oil natin? Well, alam na natin yan kasi may tubig pa yung oil. Ano? So, ilagay na natin ang ating ginawang Gigi Shanghai Rolls. Okay. I-brown lang natin ng konti ito. Tapos, pwede nang kainin. At bahala na kayo kung anong gusto nyong sausawan. Oh, eto na gaya. Atin nang baliktarin yung ating Shanghai. Like so. Very simple. Okay. So, pagkatapos ma-brown yung kabila, pwedeng-pwede na ito. Medyo mataba po yung ginawa ko. Dahil sa nagmamadali tayo, but our time is very, very short. But it's okay. Mas mataba, mas masarap. And finally, ito na po yung ating finished product. Ang ating galunggong lumpiang Shanghai. Ayan.